So, chill lang, kwentuhan lang, and ayun, Jerome, roll mo na yung intro natin. So, ito, yun. Sige na, wala akong video ah. Lobat yung camera ko, pero ano, iisa-isahin natin tong sa MPNP. Tapos na ako eh. Para bago ko ipasa, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga mga step by step na dapat gawin at ipapasa. Siyempre tapos na tayo sa EOI eh. Sunod na natin yan, MPNP na. Maganda yan. Para ano na tayo, mapalapit na tayo sa pagiging PR, no? So ito, pag log in nyo rin, di ba yung nag-ano kayo, nag-EOI kayo? Pagka naka-receive na kayo ng email doon at na-ano na kayo, na-nominate na kayo, ano na, magkakaroon na kayo, hindi na-nominate, magkakaroon na kayo na, pag pumasa yung inyong score at nabunot kayo, papadala kayo ng email. Tapos, yun, pwede na kayong magawa ng application para sa MPNP. Yung sa ngayon yata, nasa ano eh, meron na, nasa 600 na lang yung score eh. Pero ano naman eh, parang every 2 weeks yata na merong bagong ano, parang every 2 weeks naman yata merong ano eh, merong draw. Kaya madali lang. Nasa yung ngayon ata nasa 600 lang, kaya marami na yatang na draw para sa MPNP. So yun, pag log in nyo rito, mag-iiba na yun yung yung mga lalagyan mo ng ano, ng information. Dati onti lang yan, di ba? O ngayon, mas marami na. Ito na yung mas madugo talaga pa MPNP. At syempre, pagka PR na, mas madugo lalo kasi may mga dagdag dun. Ano na, kasama na magbabiometrics na naman, saka meron na namang medical. Ito, wala pa nun. Pero marami pa rin. So ito yung personal information. Alam nyo natin, nasagot na natin yan. Lahat yan. Lahat ng personal information about kung kunyari single ka, tulad ni Yorme, ikaw lang yan, applicant lang. Wala nang ibang ilalagay dyan. Tapos, ito yung mga yan, address. Basta yung mga personal, ano mo, personal information mo. Tapos dito, samba medyo magulo. Dito sa to native language, syempre Filipino lalagay mo diyan. Yan. Dito English, syempre. Country of citizenship. Sa country of citizenship mo ilalagay mo rito ano, Philippines. Yan, Philippines. Tapos country of birth, syempre Philippines din. Tapos dito sa legal status mo, worker, lalagay mo dyan. Worker, yan. Tapos dito, basta yun yan, dito. Tapos save, madadagdag na yan dyan. Sa ano mo, pagka ikaw eh meron ng asawa at anak, ano yan, lalagay mo na rin dyan, pati yung sa asawa, info ng asawa mo, saka yung mga anak mo. Kaya, mas maraming pipilapan pagka, ano, yun. Tapos next, sa education, lalagay mo dito, total years of secondary, 10 years. Ito, marami rin nagtatanong dito, bakit 10 years? Eh, di ba, high school lang. Kasi, kasama na dyan yung pati sa elementary mo. Oo, pati kung may asawa ka, pati spouse mo, yan. Tapos, total years of post-secondary, ito yung college mo. Yan, pagka-graduate ka ng 4 years, yan, lalagay mo rin dyan, more than 3 years. More than 3 years, okay? Tapos, educational history. Ito na naman yung, ano, madugo. Kasi, lalagay mo rito, kasi alam naman natin yung mga, ano ba ito, yung mga, ano, nandito na, yung sobrang kulit ni staff house, no, or kung sino man yung agency nyo, sobrang kulit, hinihingi lahat ng information niya, nung high school mo, diploma, yung form 137 mo, yung college mo, yung TOR mo, kasi lahat yan, ilalagay yan dito. Kailangan, ano yan, napakahalaga yan, yung mga date na yan, yan.
Tapos ito diyan ilalagay mo. Tapos lahat ng mga ilalagay mo dito, tandaan mo, lahat ng mga ilalagay mo dito dapat yan merong supporting documents. Kaya dapat dala-dala mo na rito, o kung papunta ka pa lang, dalhin mo na yung diploma mo, yung mga TOR mo, lahat 'yon isasama mo na. Hindi, tapos dapat dito yung natapos mo lang. Kunyari, ano, tulad ko, meron pa akong isang college eh, yung sa Trace na Computer Engineering, eh undergraduate ako noon. Hindi ko na naisama rito. Ang nailagay ko na lang ito, yung sa BSBA ko. Saka ito sa Comtech ko sa University of Makati. Tapos pati yung sa asawa mo, lahat 'yan, i-upload mo 'yan. High school niya, saka yung college niya, diploma, TOR, Form 137. Lahat 'yon i-upload mo, kaya dapat ready ka. Okay? Next. Dito sa employment, isa rin 'to, isa rin maduguto. Lahat ng ano mo, dineclare mo sa staff house or kahit sa ang agency ka, dapat 'yan ilalagay mo 'yan dito. 5 years. 5 years ano sa natinagal na ay ano ba to? Tawag doon. Within ano yung naging trabaho mo within 5 years. Ibig sabihin kung ano ka man, kung anong work mo, kung nagpalipat-lipat ka ng mga company mo sa Robina, sa Monterrey, sa ano, sa saan pa ba, ano pa bang meron? Lahat 'yun ilalagay mo rito. Dapat 5 years sakop 'yun kasi ano 'yun? Titignan 'yun kung meron kang mga bakante. 'Di ba tinatanong, lagi nakalagay sa mga application. Ano ba 'to? Dapat walang gap 'yung ano experience. 'Yun lahat 'yun kasi ano aalamin ng dito pagka mag ano ka na, MPNP ka na. Tapos pagka merong gap, i-explain mo 'yun kung bakit wala kang ginawa. Anong ginawa mo na na wala kang trabaho, ganun. Lahat 'yun ilalagay. Kaya dapat dito, ano 'yan? Kumpleto ka ng dokumento rito. COE mo, yung COE mo kailangan 'yan. Kaya dito kaya tinatanong. Dito mo 'yan ilalagay. Tapos pati yung sa asawa mo. 'Yan, lahat 'yan, lalagyan mo 'yan. Kaya laging ano, kaya dapat yung ilalagay mo rito, meron kang supporting document. Kasi mamaya ipapakita ko sa iyo lahat 'yun, i-upload mo rito online via dito sa ano, sa site. Oh, next. Application history. Ano ba 'yan? 'Yan, temporary work permit mo. I-upload mo lang 'yung ano mo, 'yung work permit mo rito. Walang problema. O nga pala, dito pala sa 'yung latest mo na ano na employment, kunyari sa Maple Leaf ka, ang i-upload mo rito yung letter of ano, may manghihingi ka sa ano, letter of employment mo dito sa Maple Leaf, manghihingi ka dyan sa HR. Tapos i-upload mo yun dito, tapos kasama rin ng work permit mo. Dalawa yung i-upload mo dyan dito sa ano mo, sa pinaka-recent, syempre dito sa Maple Leaf. Upload mo yan dyan. Tapos dito sa mga ano, sa mga luma mo na ano na application ay na ano na trabaho, kahit COE lang yan. Alright, tapos dito ito work permit lang to, ito yung ano yung binigay sa ano, bibigay to sa airport yan, yung work permit yan yung i-upload niyan. Tapos wala ka naman dito, wala naman previous stays in Canada eh, so wala yan. Ito relatives and friends, kung ikaw eh nag sa EOI mo nag ano ka, nag-declare ka ng friend mo or ng pamilya mo na nasa Manitoba or kung nasa labas ng Manitoba, basta nasa Canada, dito yun ilalagay lahat. Lahat yan ihingin. Kunyari, friend, lahat yan. Bibigay mo yung email, yung address nila, phone number, kasi tatawagan nila yan. Lahat yan. Okay, kabisado mo dapat yan. Yun yung sinasabi ko ha. Dapat kung friend yung ilalagay mo, dapat matagal mo na talaga silang ano, kakilala ha. Kayo basta maglalagay ng friend dyan, mamaya meron lang kayong nakilala rito, nilagay nyo na, huwag yung ganun ha. Okay, next. Ito yung sa IELTS yan, i-blur ko yung score ko ha. Blur yan, blur. Blurred ko kasi baka makita nyo yung score nyo, makita nyo kung gaano ako kabubo sa English. Ay, English a little.
Barok ang yan, basta dyan mo ilalagay yung ano mo, yung result mo. Upload mo rin yan, i-add mo rin yan. Kailangan mo rin ng upload mo rin yan. Tapos ito, adaptability. Ila-upload mo yan lahat dito. Oh, yung occupation mo. Oh, oh, kunyari, dito ka nga sa ano, ilalagay mo. Industrial meat cutter. Tapos job offer. I-upload mo dyan yung job offer. Kung yung ano, yung sa Maple Leaf kayo, ano, yung email, in-email sa inyo ni ano, ni staff house na merong galing na sa Maple Leaf mismo na pirmado, tapos merong thumb mark nyo. Yun yung i-upload nyo rito, ha, sa job offer. Yan, dyan yung ilalagay yan. Basta lahat yan, i-fill upan nyo yan. Dito pala sa settlement plan, dito mayroon mga tanong dito na ano, please provide at least 3 reasons for choosing. Yan, i-blurred ko yung sagot nyo, syempre para hindi tayo magkapareho, ha. Pero dyan, i-ano nyo, choosing, reasons for choosing Manitoba as your immigration destination. Ah, naalala nyo yung tinanong, alam ko tinanong to dati sa, ano, sa interview, sa, ano, interview sa employer's interview. Kung meron kayong kopya nyo, yung sinagot nyo, yun, isagot nyo na yan dito. Yan, din, yan lang din naman yan, eh. Alright. Tapos, please provide at least 2 reasons for choosing this destination. Ayan, isasagot mo lang din yan. Dali lang naman yan. Tapos, yung net worth. Ilalagay nyo rin dyan yung ano nyo. Yung kung magkano yung ano nyo. Tapos, kunyari may bangko kayo dito, i-ano, hihingi kayo ng ano, o kaya sa app ng phone nyo, o kaya puntahan nyo yung site ng ano, yung, puntahan nyo yung site ng, ano ba to? Ng bangko nyo, mag-sign in kayo doon, kumuha kayo ng statement of account. Ilalagay nyo kasi kung magkano yung ano ninyo, dineclare nyo na pera mo sa ano, sa EOI, yun yung hahanapan mo ng ano mo, statement of account. Tapos ilalagay, i-upload mo rin yan dyan. Alright. Yung isa sinasabi ko, ito na yun. Kaya sabi ko madugo kasi lahat yan, i-upload mo yan. Lahat. Ayun o, dyan ka mag-upload, uploaded, yan. Yung personal information mo, visa, birth certificate ng mga anak mo, passport ng mga anak mo, ng asawa mo, kasama yan dyan. Education, i-upload mo, pati yung sa anak. Pero yung kunya, sa anak, hindi na kasama. Ang ano lang, education mo lang sa kanang asawa mo meron. Employment history, yung sa employment history, yung employment history mo, lalagay mo yan dyan. Job offer, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yun dapat yung mayroong thumb mark. Application history, yung work permit, upload mo yan dyan. Yung language, dito, upload mo dito yung IELTS mo. Yung net worth mo, yan. Lalagay mo lang dyan. Basta save, kahit maglagay ka lang ng 1,000, okay yan. O, yun. Tapos, pagkaya lahat ay napayasa mo na, magigreen na yan lahat. Dati, kulay yan na may X. Yan. Hindi mo yan ma-ano, kailangan mo yung pagkakinlik mo yan, babalik ka din sa kung saan ka man may kulay pula. Dapat yan, lahat green na yan. Tapos, dapat i-double check yung mga i-upload nyo, ha. Mamaya, upload lang kayo ng upload. Hindi nyo nakita. Bago nyo i-upload, check nyo muna kung naka-PDF. I-check nyo muna kung yun yung laman ng file name. Mamaya, magkaiba. Mas maganda na sigurado. Kasi pagka naipasa mo na yan, maghihintay ka ng 3 to 6 months. Tapos, mayroong mali ka na na-upload, uulit ka na naman. Or babalik. Or mas kung mas masaklap, sayang yung 500 mo, another bayad na naman. Hindi ko alam kung another bayad na naman, ha, kung uulit ka, yun. Tapos, documents review, yan. Dito mo na makikita yung mga upload mo. Yan, kung anong kulang niya sa upload mo na yan. Mag-check din yan lahat pagka okay na yung upload mo. Tapos, yan, submit na. O, diba? Magbabayad ka na rito. $500 ha, $500 dapat may pera kayo. Saka kung ano pala, kung okay na kayo sa MPNP nyo, sa PR, magready na kayo. Sabi nila dito, nasa 1,800 to 2,400 ang babayaran nyo. Depende yan kung ilan yung anak nyo. Kasi lahat yan babayaran nyo. Tapos, magre-ready na rin kayo ng pang-medical mo, saka ng mga anak mo, asawa mo. Another gastos. Biometrics, another gastos na naman yan. Kaya dapat, kulang-kulang, kahit papano, meron kang 2.5.
Pero okay lang naman yan kasi sa kung yun dito na gastusin naman, credit card naman yan, lahat okay lang. Wala naman tayong problema dyan sa credit card. Walang problema. So yun. Yun lang muna. Pasensya na kayo. Mabilisan lang to. Saka walang video, walang cheche bureche. Ha? Okay na yan. Sige na. Like, share, subscribe. Sa mga ano, mga makukulit. Mag-subscribe naman kayo. Sige na, paalam.